people in the world, kamusta po kayong lahat? Ayun nga po. Ang pag-uusapan naman po natin, yung telekwentuhan natin ngayon ay ang Love Thy Woman. So, yun na nga guys, diba last week? Yes, last week. Oh yeah, last week, diba? Muntik na nga itong mawala sa kanila si ano, kasi nag-flat na yung heartbeat nito, kaya talagang nag-emergency pumping sila para lang maibalik yung heartbeat ni Dana, kasi nga akala talaga nila mamatay na. So talagang lahat sila na stress, na takot, sobrang tense talaga sila sa nangyari. Tapos din kasi before that nagpapaalam, kasi nangyari na yun eh, nagpapaalam na nga itong si David na magbalik na sa trabaho. Tapos before that talaga itong si daddy niya, si Mr. Wong, ay pumunta dun sa libingan, yung puntod o whatever tawag dun sa kanila, kasi iba yung kanya. At talagang nag-treat pa dun sa puntod na lalabanan niya yung sumpa niya dun kay Lucy, na kung ano, kumbaga kung sumpa man dito ay lalabanan daw nila, hindi daw sila patitinag. Pero in fairness, binigyan naman nila ng bulaklak, nag-alay naman sila ng bulaklak, so okay na yun guys, kahit makipaglaban siya dun sa walang kalaban-laban na nasa puntod, kaya okay na yun. Mr. Wong ito kasing si Mr. Wong, diba? So ayun na guys, pagkatapos noon, di talagang stress na sila, natapos nagpasalamat naman, kasi sobrang tuwa kasi nga nabalik yung normal na heartbeat ni Dana. So okay na. Pero itong si Dr. Wong, si Mr. Wong, si Adam ay nagliwaliw kasi nga stress siya, gusto niya unwind kasi nga sobrang stress sa trabaho, stress na kasi nga sobrang anak nga naman niya ang mawawala, di ba? So talagang malaking bago itong pinagdaanan nila ngayon. Tapos di pumunta siya, syempre pumunta siya sa KTV, at syempre kung kanino KTV, kay, so pumunta siya doon. Nagulat si Kai at isa siya sa mga guest doon sa isang room ng KTV, at ngayon in-entertain siya ni Kai, kasi nga alam naman nating love pa siya ni Kai, diba? Pero siya kaso lang talagang mahal siya ni Kai, kaya si Kai nagpaubaya, so hinayaan na lang niya, kumbaga. Pero tuloy pa rin yung suporta ni Mr. Wong kay Gia. Tapos di afternoon di, so naaliw, nalasing, so madaling salita nalasing itong si tinamaan, at nalasing itong si Mr. Wong, at nag-decide na doon umuwi kina Kai. Ayun, doon na talaga yung eksena na talagang, so ayun na, umuwi na nga sila sa ano, doon inuwi nga siya ni Kai sa bahay nila, at doon nga siya nakakatulog, at doon siya na inumaga. So ito naman, habang nung gabi na yun ay inaalala na ni, talagang wini-wish na at pinipray na ni Gia na sana magising na si Kai, magising si Dana, para nga makakasama na sila, kasi na-miss niya na yung kapatid niya. Alam naman natin yung karakter ni Gia ay talagang sweet and bait, mabait talaga yung karakter niya doon, kaya na natin yun, move on tayo. So doon na nga di kinabukasan, ito nagising na. Tapos itong si Gia ay may hinahanap at may tinatanong sa nanay niya, so kumatok siya sa kwarto niya. Pagbukas ng nanay niya sa kwarto, ayun, bumulantad, nakita niya nga na yung papa niya nandun, which is kasi yung settle nila ay talaga namang hindi na nakikisama si Kai Adam, kumbaga yung relasyon na lang nila ay kumbaga dahil na lang dun kay Gia, so wala na yun. Tapos di nagulat siya na sa kinabahaba ng panahon ngayon, yung nakita niya ulit na nasa kwarto yung kanyang papa, sa kwarto ng kanyang ina. So nagulat siya na parang iba yung naging reaction ni ano, kasi nga in the middle of problema ng pamilya, parang na-anticipate niya na magiging problema na naman ito. Siyempre, magwawala naman si Madam Lucy. Alam naman natin si Madam Lucy. Diyos ko po. Si
sinundan mo si napakagaling na kontrabida yun, di ba? Kaya talagang, pag yun ang naging kontrabida, sinasabi ko sa inyo, yung bida ay magiging bida talaga. Kaya, pak na pak talaga yung character ni Yula Valdez dito, guys. Talagang yung mga simpleng, mga ganun-ganun niya lang, mga ganun-ganun niya, talagang, talagang, ano, talagang magmukha talagang kawawa yung kinakawawa niya. Pero syempre, ano, masaya kasi, ano, diba, yung iba naman yung dating ni Sunshine, hindi ito yung parang Ana Luna na iiyak lang, hindi. Abangan natin yung mga pasabog din nito ni Kai dito sa palabas na to. So, balik tayo dun sa kay, ano, pagkatapos nun, guys, no, sana ba ako? So, ayun, pumunta ng kusina si Gia para kausapin yung kanyang nanay at bakit na naman andyan, bakit ganun, bakit ganyan, so huwag na tayong sumabay kasi nga magulo pa ngayon, ganyan-ganyan, kasi nakakahiya. Tapos tamang labas din ni papa niya, ni Mr. Wong, at sinabing hindi nakakahiya, huwag i-judge yung mami niya kasi nga wala naman nangyari. Nagtitigan lang sila. Sayang, walang nangyari. Huwag na natin pakialam kung anong nangyari, basta walang nangyari. Maniwala na lang tayo kasi yun yung sabi ni Kwan, ng direktor. Tapos sabi nga doon, so wala nga nangyari, guys, wala naman talaga nangyari. Tapos habang nag-ano, tinanong ni Dr. Wong, ni Mr. Wong. Ni Mr. Wong kung kamusta na yung pag-apply niya sa Singapore. Tapos sabi niya, ay hindi niya inano niya, hindi niya tinanggap. Kasi ni-refuse niya kasi nga, ano, alanganin, hindi maganda yung timing. Sabi naman ng tatay niya, walang pinipiling timing. Maganda, kumbaga, tama yung decision mo, huwag mong iwanan yung family business at ang pamilya, kumbaga, dahil sa kalagitnaan ng mga nangyari ngayon. Tapos, inalok ngayon itong ng kape si, ano, ni Kai ng kape si Mr. Wong. Tapos, nasarapan si Mr. Wong sa kape, talagang hindi daw nagbago yung lasa, char. Yung nalala niyo yung unang kape na wala silang gatas, so kape lang talaga. Tapos napagano na lang, napa roll eye na lang si Gia, siya pa yung nag-feeling awkward. Tapos parang itong si Kai, makikita mo talaga na ang saya-saya niya na nasa bahay niya si Mr. Wong. So after noon, inalok pa ni Kai na kung mayroong Uber ka pa ay gusto mo ba ng soup, pero siguro yun yung soup, which means pagluluto ng sinigang. Kaso kailangan umalis ni Mr. Wong at bumalik sa trabaho at umuwi at para makapunta lang sa trabaho. Pagdating niya sa bahay nila, inalok siya ng kape ni ano, ng kape ni Madam Lucy. Tapos di yung reaction niya, sobrang matapang daw yung lasa ng kape. Tapos kinonfront niya siya na the whole night kitang tinawagan, hindi ka sumasagot. So, sinabi niya ng totoo na kay Kai siya nakatulog, kaya nasira yung araw talaga ni Madam Lucy. Kaya yung sidekick niya, yung best friend niya na si Carol, ay natutulog pa, hindi pa nakapag-move. Niyakag niya ng sugurin dun si Kai sa bahay nila. So ayun na nga, tapos yung kape na hindi nagustuhan ni Mr. Wong, pinadeliver niya dun kay Estrella. Sabi niya kay Manang ipadeliver dun kay Estrella. Pero mamaya na pag-usapan kung paano nangyari yung pag-deliver, guys. Kasi nga, dito tayo sa sugod bahay gang. Di nagsugod bahay gang ang peg ni Madam Lucy. Di pumunta siya doon. Pagpunta niya, hindi nakasara yung pinto, hindi nakasara yung, kumbaga, welcome home, parang ganun ang eksena. So,
tinira agad ng mga linyada na talaga namang linyada na hanapin mo yung sarili mo pagkatapos marinig yung mga line ni Madam Lucy. Yung pumunta ka ba dito para bastusin ako? Sagot siya ng hindi. Pumunta ako dito para alipustahin ka from head to toe. O, diba? From toe to head. O, saan ka pa yung mga ganyang linya? Yung mga ganyang pasok na linya talaga sa ano. Tapos di, nagwala na si ano, nagwala na si, nag-umpisa nang magwala si, at inalipusta niya nga. Literal, hindi talagang nilapusta, inumpisa niya nang alipustahin itong si Kai. At ang sabi naman ni Kai, huwag ka mag-alala, wala namang nangyari. Kasi ano ba ini-expect mo, nakatulog lang dito si, alam, akala mo naman, naka-round 2 na kami. Pero, ang ini-expect nga ni ano, hanggang round 8, kasi nga matagal-tagal na nga daw, which is, talaga naman siguro talagang, hindi na talaga ito nakikipag-anuan si Kai, kasi nga, civil na nga yung kanilang relasyon. Wala na yung mga lovers in Paris na ganun. Kasi nga, sinet aside na nilang kanilang mga nararamdaman for the sake sa mga bata kasi matandaan. Malaki na at mga tandaan na. Kumbaga, tsaka ano na sila. BFF na sila dapat ni Madam Lucy. Pero si Madam Lucy talagang yung facelift niya. Talagang bagay na bagay sa kanya yung mga pagiging kontrak. Yung kahit na gigil na siya, yung wrinkles niya talaga yung hindi talaga halata na ano. Kaya diba, yung dekada niya ng pagiging kontrabida sa mga ano, talagang pasok na pasok pa rin sa market yung kanyang mga pagiging kontrabida. Kaya, hanggang sa dumating na to, kasi nga, malapit na magkabugbugan. Pero buti na lang umiksay na ito si delivery man, yung driver, si Manang. Inutusan ni Manang si Manong driver na i-deliver na yung kape. At yung kape may hugot. Huwag ka, yung kape may hugot. Sabi ni Kai, ano to? Kape. Matapang at bitter. Matapang kape. Kasi pag matapang ang kape, Kai, nakakapalpitate yun. So pag nagpapalpitate ka, yun yung feeling na ninenervyos ka. So, pag mininerebius ka, guys, iba na yung pakaramdam mo nun, wala ka na sa, parang wala ka sa sarili mo nun, hindi mo alam ang ginagawa mo. So, nadidistract ka sa mga, ano mo. So, yun nga, sabi niya, bitter at matapang. Kasi para, nerebiusin ka naman sa panglarandi ng may asawa ng may asawa. Talaga namang uminit lalo ang ulo ni ano, kasi nga hindi wala nang nangyari tapos gaganunin ka pa ng mga ano. So ano, parang bawing-bawi talaga si Madam Lucy sa pagka-uwi ni Madam ni Adam doon ng gabi yon. At ayun, umalis na sila. Ngayon, at may pagbabantang hindi siya maluluko ni Kai, kaya talagang so umalis na siya. Pagkaalis nila, tinawagan niya si Manang at ni Lucy, Madam Lucy, at kinangratulate si Manang kasi nagustuhan niya talaga yung ginawa ni Manang. Tapos ang ginawa naman ni Kai sa kape, tinapon at binuhusan ng muriatic. Hindi ko alam kung anong connection ng muriatic sa kape. So, nagmukhang mikrobyo tong si ano, germ si Madam Lucy. Kasi dinisinfect yung kape. O, diba? Ganyan talaga. Mga ganyang eksena na. Ngayon lang ako nakakita na ang kape, guys, dinisinfect. Minamoriatic. So, minamoriatic yung dalang mikrobyo at good bad vibes ni kumagaso ngayon. Patas na kasi pareho na nilang nasira yung mga araw nila. Nasira ni Kai yung araw niya dahil ni Mr. Wong yung araw niya dahil nga hindi na umuwi ng gabi. Nasira na rin ni Madam Lucy yung araw ni Kai dahil yun, so good bahay ka nga ang peg. So
Ayun na nga guys, no, umiyak na lang si Kai sa sobrang sama ng loob. Kawawa naman siya. So, sige lang, okay lang kasi wala tayong mangyari. So, may continuation pa yung tantrums ni Madam Lucy. Hindi pa talaga siya naka-move on. So, nasa opisina na. So, pinagalitan nga siya ng, nagsabihan nga siya ng sidekick niya na si Carol na hindi mo naman kailangan magaganyan at mag-skandalo kasi ikaw naman yung original. Pero syempre, walang eksena pag hindi mag-skandalo, diba? Wala akong i-react ngayon. So, hiyaan mo na lang yung mag-react. Magwala si Madam Lucy Carol. Kang ano dyan. So, di, ayun na nga. Pagdating sa opisina, ito nga si David ay ano na, nagtatrabaho na rin sa company nila. So, magkatrabaho na sila. Sa madaling salita, magkatrabaho na sila ni si, sa isang project, si Gia at si David. So, first day of work ni David. At sa first day of work ni David, umiksin agad si Madam Lucy. So, on the spot, pinareport niya yung latest na project dun sa renovation, yung mga renovation chorba. So, pinareport. So, nang pinatinanong niya si Gia, pinilit niyang ipareport si Gia. So, inireport ni Summer yung kasamahan sa team ni Gia, pero talagang nag-ano siya na, gusto ko ikaw ang mag-report. I-handle na handle niya naman ang pag-report. Pero syempre, dahil alam naman natin, kontrabida siya. So, talagang talagang nireject niya. Nag-uumpisa pa lang, wala pang 1/4 yung pinapaliwanag sa report ni Gia. Pinastop na nito at sinabihang boring daw yung report. Eh, ganun talaga pag bashers, kayo. Wala ka talagang maririnig na maganda pag sa mga basher na habang nagre-report ka. Basher din to si Madam Lucy eh. Expect na natin yun. So, di nakita, na-witness ni David kung paano siya i-treat ni Madam Lucy. Kaya, so, but before pala niya nang pina-report, talagang tuwang-tuwa sila kasi papuntahin sila sa sa isang project dun sa somewhere sa isang island na nabili nito ng kanilang ng Dragon Empire ng kanilang company ng business family business nila, kaya talaga diba nga mayaman niya yung stock to. Tapos di pinapuntahan ng daddy niya yon kasi nga gustong tingnan ng location at tapos ipag ano nga yung plano ganyan so yun na. Tapos di bago dyan, tuwang-tuwa sila kasi nga sila ang yung team nila ang ipapadala doon, kaya syempre yun achievements na naman yun nila. Pero yun nga, ni-welcome ng team niya si David as a new member ng kanilang team. Pero buti na lang sabi ng isa doon na huwag na kayong maingay kasi andiyan si Madam Lucy. Tapos na nga yun, so bumalik na sila. Itong si Madam Lucy pala guys, sabihin ako sa inyo, itong si Madam Lucy nagtatamang hinala kasi nga feeling niya itong si Gia ay chinachorba si David kasi nga tamang hinala nga siya kasi nga di ba naranasan niya yung experience niya na chinorba yung asawa niya, kaya kumbaga may trauma na siya sa mga churbahan. So, inoobserbahan niya si Gia at si David. At ito nga nakita niya pa dun sa parang meeting room nila na hindi ko alam kung ang tawag dun, pero appear lang nag-fest, parang ganun. Yan na natin yung kung ano yun. Tapos, basta nakita niya yun na parang lalong tumaas yung kilay niya. Parang, mula dito, nag-level up talaga, step 2 yung taas ng kilay ni Madam Lucy. So,
Di tapos yung pangalawa doon pagkatapos ng work, nagyakag na itong si David na kumain. Pero ayaw ni Gia, okay lang. Tapos sabi niya, pero tumunog yung chan. Kaya ang ending, kumain din sila sa labas. At yun nga, napag-usapan. At habang nag-uusap sila, napag-usapan niya yung trabaho at yun yung ganyan. Tapos dumating dun sa lugar na yun, yung ex ni Gia. Pero sabi naman ni Gia, wala na siyang nararamdaman doon. Tapos di yun, natapos na yung kain nila, hinatid niya na si David dun sa hospital para doon na nga magstay sa kay Dana at i-bisitahin. Tapos hindi na siya tumuloy kasi nga wala siya sa mood. So ayan na lang natin kasi wala siya sa mood, guys. So, tapos pero ito pa lang si ano, nasa parking, habang nasa parking lot, nandun din pala sa parking lot si ano, si nagmamasid lang si Madam Lucy. At talaga namang ano. So, but before that, tapos kinabukasan, ayun na nga, magpapaalam na silang kay Dana kasi pupunta na sila sa location. Tapos nandun din si Madam Lucy. Tapos nung paalis na sila, nag-o-observe na naman si ano, parang detect, parang nagbuking ano, itong si Madam Lucy. Tapos di paalis na dapat, nagpaalam na si Gia kay Dana na magpagaling at ano, bumalik na, nagising na kasi nga, para mapuntahan yung project ng papa nila. Pero ito si Madam Lucy, kinausap si Gia na wag makiaga, wag makihati. Kasi feeling niya may ganun. Pero wala pa namang ganun, guys. Kaya hindi natin alam kung paano nagkaroon ng tsurbahan, paano nahulog si Gia, or paano na ano. Kasi nga, wala namang pinapakita doon. Kasi normal naman yung pakikitungo nila. Kumbaga, as asawa siya ng kapatid niya, ng half-sister niya, at half-sister niya yung asawa, parang ganun, so walang wali siya. Kaya nagulat, nagtataka din ako kung paano. Pero hindi na nga lang, nainis nga doon si Gia sa reaction, yung reaction niya, nainis siya kay Madam Lucy, pero wala siyang magawa. Kaya dahil nga ano, edukada nga itong mga ways ng pagkaano nila, hinayaan niya na, tapos umalis na siya, tapos yun, get ready na si Gia habang tinutulungan siya ng mama niya na mag-get ready dun sa trip nila na punta ng new project. Kinausap niya dun yung mama niya at nag-sorry nga siya, pero doon pa lang, guys, nagbitaw na siya ng salita na kung sakasakaling magmahal siya sa maling klaseng pagmamahal, papatayin niya na daw yung feelings, no? Patay ka talaga pag ikaw hindi naka, pag hindi mo napatay yung feelings na yan, patay ka talaga sa mama mo, Gia. Siyempre, nasaktan yung mama niya kasi nga, ginajudge na, parang najudge nga yung feelings ng mama niya. Hindi naman na umaasa, sabi nga ng mama niya, hindi naman daw siya umaasa kahit mahal niya si Mr. Wong. Tapos yung nag-sorry siya sa mama niya, naging okay na sila. At, ayun na nga, guys, kaya sabay-sabay po natin itong survival yan kasi nga medyo may mangyayari sa pagdating nila dun sa ano, medyo may hindi magandang mangyayari na baka ito na nga yun, or hindi pa natin alam kung ano magiging, kung yung pangyayari ba na yun ay ang magiging dahilan para ito nga si David at Gia ay magiging lalong mahulog ang loob. Kaya, pero before that, guys, sabihin ko pala sa inyo, may sasabihin pa ako na tumawag itong nanay ni si nanay ni David, at binalita nga na may pasyente dun sa Singapore na from 4 years na na-coma ay nagising. So, which is itong specialist na doktor ay magaling to. So, kahit gaano kamahal, ililipad nila si Dana sa Singapore para lang na gumaling. So talaga excited na, nagpasalamat sila sa nanay ni David kasi nga good news. So it's a good news for them.
At nalungkot nga itong si David kasi the day na dadalhin si Gia sa day na sa Singapore, ayun naman ang trip niya to yun na yung sa project. Kasi nga kailangan nandun siya kasi nga architect siya, diba? Engineer siya, parang ganun. So yun, nalungkot siya, in-advisean siya ni Gia na okay lang yun kasi nga malapit lang naman ang Singapore. Pag natapos, as soon as matapos sila dun, pwede niyang puntahan si Dana. Kaya huwag po natin palampasin yung susunod ng mga eksena, guys, kasi sobrang malapit na tayo dun sa mga pangyayari na kung paano nahulog yung loob nila, anong yung naging dahilan loob ni David at ni nang nahulog ang loob ni David at ni Gia sa isa't isa. Kaya maraming salamat po sa panonood ng aking video. Bye.